South Korean boy group The Boys, or TBZ, returned to the Philippines for their first solo concert titled Zeneration in Manila, held last July 15 at the Araneta Coliseum. Prior to their much-anticipated Manila comeback show, GMA Integrated News had the opportunity to sit down with the 11-piece group for an exclusive one-on-one interview. Giddy up, the beast, and take a peek of what went down right here. 2, 3, back to the boys! Hello, we are the boys! Woo! We are so excited. We know the fans in the Philippines are very, very passionate and dedicated, and to finally be able to have a solo show for them, we're so excited and we could not be more happy. I think the previous concert we had was right in the middle of graduation season, and so everyone was in a very celebratory mood. And to have that energy at our concert was actually very insane, very energetic, and I think that's what is most ingrained into my brain from the Philippine fans. Marikita. Oh. Maging ay! Woo! Okay. Salamat po kayo! Did you pronounce it adobo? Oh, yeah. Yes. Adobo. Adobo, okay. I've tried it in Korea, but obviously I would like to try it here in the Philippines. But they provided us with a lot of food while we're waiting, so we've been eating a lot of good stuff. Mango. Mango. 했다고 생각하는데 굉장히 스펙트럼 넓은 가수라고 생각합니다. 그래서 또 다음 컴백이 기다려지지 않나, 더 기대감을 줄 수 있지 않나 생각합니다. 그래서 we obviously talked with our company and then we sort things out and if we have any ideas, of course during the meeting we all share our opinions. But of course the B is one of our biggest inspirations and our driving force, so we always want to strive to make good music for our fans. Love obviously is is Dobby. Our fan Dobby always cheering us. 많은 관심과 사랑을 받습니다. Zeneration in Manila may be over, but the love and support of the Bees for their boys will be timeless. And it looks like the boys and their fans are still definitely in for a thrill ride for a long time. Gail Cayetano, GMA Integrated News. Okay, unbreak my heart. But you broke a lot of hearts tonight. Why? Wala lang. Ano ginawa ko? Hindi mo sila date. Ah, hindi naman siya ganun. Pero how do you feel that this is your first time sa GMA Gala? Ako hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako. Kaya... Kinakabahan ko bakit? Actually, pagpasok ko pa lang kanina ng Marriott, kinakabahan na ako. Kasi nga, parang... palagi kasi ako sa mga ABS-CBN ball. This is my first time na pumunta sa GMA Gala. And hindi ko pa alam kung anong pwede mangyari, right? Pero I'm really excited na makilala lahat. But you see a lot of familiar faces here. Yes, some. May mga ilan na ako nakilala. Meron ka bang gustong ma-meet tonight? Anyone in particular? Well, I'm looking forward ako ma-meet lahat. Sana. Na ito na ang mga balita at kwentong dapat alam mo!
Bilang na mga nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Ege at Falcon at epekto ng hangin humagat, umakyat na sa 29. Isa na naman bangka ang nagkaaberya ngayon naman sa Quezon. Kumusta naman kaya ang lahat ng 60 pasahero at 7 tripulante nito? EILG, pinaimbisigahan ang pagtumba ng mga poste ng kuryente sa Binondo, Maynila dahil daw sa bigat ng mga sala sa labat na kawad kaya natumba ang mga poste. Pag-uusapan natin yan, mga suki. At nakababatang kapatid, di Pinoy World Gymnastics Champ Carlos Yulo, tila sumusunod na rin sa kanyang yapak at nanalo rin sa gymnastics sa palarong pambansa. Kung akala nyo sa Amerika lang uso ang mobile homes o yung mga sasakyan pwedeng tirahan o gawing pahingahan, meron din tayo dito ha, sa Camarines Norte nga, tricycle pa ang home sweet home ba? Hindi lang yan ang pambihira dahil sa Malabon Zoo, meron namang pambihirang uri ng leon dahil ang lion cub na ito, puti ang kulay at tinuturing daw na milagro. Mga nasawi sa habagat at bagyong Ege at Falcon na dagdagan pa, isa namang bangka ang pinasok ng tubig habang nasa laot sa Quezon. Paspasan natin ang mga balitang dapat alam mo. Napaulat na nasawi sa bagyong Ege at Falcon at hangin habagat, umakyat na sa 29. Sa pinakahuling datos ng NDRMC mula sila sa Ilocos Region, Western Visayas, Davao at Cordillera Administrative Region. 11 ang nawawala at 165 naman ang nasugatan. Lampas 3 milyon na ang naapektuhang individual mula sa 13 rehiyon sa bansa. Mahigit 200 lungsod at bayan naman ang isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng habagat. Pampasaherong bangka pinasok ng tubig habang nasa laot sa Quezon. Ayon sa Philippine Coast Guard, galing Patnanungan sa Pulilio Islands ang bangka at naglalayag patungong Rial nang mabutas ang harapang bahagi nito. Posibleng dahil daw ito sa pagtama ng isang naanod na troso. Hindi lumubog ang bangka kaya nanatili lang ang mga sakay nito hanggang tuluyan silang sagipin ng Coast Guard. Ligtas na ang lahat ng 60 pasahero at 7 tripulante. Inflation na bilis ng pagmahal ng produkto at serbisyo bumagal ulit nitong Hulyo. 4.7% ang headline inflation rate noong isang buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pinakamababa raw yan mula noong Marso ng 2022. Dapat alam mo, ito na ang ika-6 na sunod-sunod na buwang may pagbagal ng inflation. Kabilang sa mga dahilang tinukoy sa pagbaba ng inflation rate ay ang mabagal na paggalaw ng presyo ng pabahay, tubig, kuryente at gas at iba pang fuels pati ng food and non-alcoholic beverages. Muling nagsagawa ng crash rescue exercise sa Manila International Airport Authority. Ang senaryo, may mga ibon na pumasok sa makina ng aeroplano habang pa-takeoff ito. Dahil dito, nagkasunog sa kaliwang pakpak. Sa crash rescue standard, kailangan dumating ang first responder sa loob lang ng 3 minuto. Dumating din ang helicopter ng Philippine Air Force at Philippine Coast Guard. Layo ng pagsasanay na pagandahin ang koordinasyon ng iba't ibang personnel sa panahon ng rescue mission sa mga aberya sa impapawid. 2017 pa nang huli magkaroon ng crash exercise. Ilang Kapuso stars ang tampok sa mga pelikulang kalahok sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival 2023. Main character si Sparkle actor Mikoy Morales sa pelikulang Tether na tumatalakay sa relasyon. Sina Sparkle stars Khalil Ramos at Ashley Ortega naman ang tampok sa As If It's True na tungkol sa love story ng isang social media influencer at isang struggling musician. Opening film naman ng Cinemalaya ang Marupok AF directed by Quark Henares. Kasama po rito si Sparkle actor Royce Cabrera. First docu-film entry naman sa Cinemalaya ang Maria na produced ng GMA Public Affairs Senior Supervising Producer na si Brian Brazil. At matutunghayan din ang first full animated film na Iti Mapukpukaw The Missing na isa sa mga producer ay si GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion. Hanggang August 13 ang screening ng Cinemalaya 2023. Ito pang mga dapat alam mo, isang kakaibang supling ng tinuguraang King of the Jungle ang isinilang dito sa Pilipinas. Totoo yan at nakaka-amaze kapag nakita mo sila ng harap-harapan. Yan ang rare na white lion cub na bida ngayon sa Malabon Zoo. Sama-sama natin itong kilalanin mamaya dito sa Dapat Alam Mo! Let's go!
Do not release the dog with his hands up. Do not release the dog. May tutoring program ng gobyerno para sa mga hirap o hindi makabasa. Yan ang Tara Basa Tutoring Program na nilunsad ng DSWD at DepEd sa Rizal High School sa Pasig City. Sa programang ito, mga college student mula sa low-income families ang magtutor sa mga hirap o hindi makabasa ng elementary students mula sa mga pampublikong paaralan. Kapalit ng kanilang serbisyo, bibigyan sila ng 500 pesos na cash assistance kada araw na magagamit naman nila para sa mga pangangailangan nila sa pag-aaral. May 235 pesos kada araw din cash assistance para sa mga magulang na dadalo sa nanay-tatay teacher sessions. Tutulong din sila na matutong magbasa ang kanilang mga anak. Makikinabang daw sa programa ang mahigit 6,000 college students at mahigit 63,000 grade 1 learners, parents at guardians. Ayan, Kuya Kim. Approve ako sa proyekto naman, na yan. Diba? Maganda yan. Yung 500 pesos, malaking bagay para sa isang estudyante. Yes, oo. Oh, dapat below minimum wage yan. Malaking bagay pa rin yan. Oh, oh. Malayong mararating yan. Sa totoo lang naman, talagang kailangan, nasusubaybayan mo rin yung pag-aaral ng mga bata kung talaga bang may natututunan yung mga yan. Kasi minsan, pagka hindi alam ng magulang, wala na. Hindi na rin yan yung anak, di ba? Tama, tama. Ngayon, kung may mag-tutor ng libre at may allowance pa, ba, okay yan. Oh, maganda incentive yan. Pati rin sa mga magulang na kailangan matuto rin. May pasweldo rin sila, may pa-allowance. Iba pa rin yung pakiramdam ng person-to-person tutoring. Yes, kasi pwedeng matuto sa Google yan. Lahat naman ng tao may Google na ngayon. Pero iba pa rin yung ang nagtuturo sa'yo, tao. Hands-on. Face-to-face. Pati emotional, mga... Yung kanyang interaction, di ba? Ano yan di ba? Parang kahit pa paano, iba yung nakakapagtanong ka, nasasagot ka doon. At iba ang natututukan na one-on-one session. Pati relationships are developed dahil human-to-human Di ba? Human-to-human. Aside from the fact na nakakatulong pa tayo, meron pa silang allowance na malaking bagay din. Gaganahan ng mga students na magtuturo, na nagtututor. Ay, kasi kung tutuusin, hindi naman kakayanin na isang pangkaraniwang pamilya kumuha pa ng tutor sa kanyang anak. Tama. Diba? Tama. Mahal ang tutor, ha? Mahal! Pero ora yan Pero si Patricia ang nakakaalam dyan. Alam yan Isang teacher. Tutor nga kami sa'yo. Totoo yan. Kaya nga ipush natin ang pagbabasa, diba? Ituloy-tuloy po natin yan. Anyway, mga kapuso, Kuya Kim, Mother Sue, today is Friday! Sino excited sa weekend? Oh. Count us in ni Kuya Kim Pat. Pero mas excited ako kasi 5:40 p.m. na. Sasamahan na tayo ng mga kapuso natin sa GMA7 para sa makabuluhang balita at kwentuhan. Kami ang appetizer nyo sa masarap na hapunan dahil malirandam din ang mga kaalaman dito sa Dapat Alam Mo! Friday, mga kapuso. Ang bilis, no? It's been a week na agad na kasama nyo kami dito sa GMA 7, di ba? Correct. Isang linggong hindi lang fun-filled, ha? Puno rin ang kaalamang mapupulot sa iba't ibang kwentong dapat nyong malaman. Sisiguruhin namin hindi lang masaya ang panonood nyo. Marami pang learnings na makukuha. Dito lang yan sa Dapat Alam Mo! Alam mo ba na mas maraming bisikleta sa Netherlands kesa sa mga taong nakatira doon?
Si Fried, mga kapuso. Isa sa mga leading example sa mundo ang Netherlands pagdating sa paghihimok na maging cycling nation. Ayon sa Statistika Research Department, tinatayang nasa 23.4 million bisikleta ang meron sa Netherlands, habang nasa 17.5 million naman ang tao ron. Noong 1970s, nagkaroon ng mabilis sa produksyon ng sasakyan, pero dahil medieval times paggawa ang karamihan ng kalsada sa Netherlands, hindi ito naging angkop. Sa loob ng isang taon, may 3,000 na ulat na namatay dahil sa aksidente sa sasakyan at 500 dito ay mga bata. Sumabay din dito ang oil crisis, bagay na nagtulak sa gobyerno na hindi magkaroon ng maraming sasakyan sa kanilang bansa. Dapat alam mo na sa Netherlands, mas may right of way ang bisikleta kaysa sasakyan. Yan ang dapat alam mo. Utos na imbestigasyon sa mga bumagsak na poste sa Maynila at ikinasang operasyon laban sa mishandled meat sa Imus, Cavite. Paspasan muna natin ang iba pang balitang dapat alam mo. Hangihabagat patuloy na nagpapaulan sa Luzon. Sa Samalbataan, binaha ang ilang kalsada kasunod ng ulan at high tide. High tide din ang itinuturo ng ilang taga-Hermosa Bataan kaya may baha pa rin sa ilang lugar doon. Patuloy naman tumataas ang baha sa barangay Talibaeo sa Calasieu, Pangasinan. Ang Dagupan City LGU nagsagawa ng declogging operation sa mga drainage canal kung saan nakita ang mga naipong basura na dahilan ng mabagal na paghupa ng baha. Dahil naman sa pag-apaw ng Pampanga River, ilang araw nang iniinda ng mga motorista ang traffic sa bahagi ng NLEX sa San Simon, Pampanga. Makikipag-ugnayan daw ang NLEX sa DPWH at mga lokal na pamahalaan para maisaayos ang waterways at drainage system sa lugar. Sa ngayon, naglagay muna ng sandbag at water pump para mailabas ang tubig. DILG, pinaimbisigahan ang pagbagsak ng mga poste sa Binondo, Maynila. Inatasan ni Interior Secretary Benhar Abalos ang Bureau of Fire Protection o BFP at Manila LGU para alamin ang dahilan ng pagtumba ng siyam na poste. Tatlo ang sugatan at walong sasakyan ang nabagsakan. Magdamag na nagsagawa ng clearing operation para maialis ang poste at salasalabat na kawad. Ang ilan sa mga natumbang poste nakatayo na at pinalitan na ng mga bago. Balik normal na rin ang supply ng kuryente. Inatasan din ang DILG ang mga LGU na mag-inspeksyon sa kanilang mga poste, construction site, billboard at iba pang installation na delikadong mahulog o matumba sa masamang panahon. Mahigit 200 kilo ng karneng baboy kinumpiska sa Imus, Cavite. Ayon sa mga taga National Meat Inspection Service, kulang sa permit at certification ang mga nagtitinda. Bukod dito, mishandled o hindi rin umano tama ang paghawak sa mga frozen meat. Sa isang tindahan, nagtutubig at malagkit na ang mga panindang karne. Dismayado naman ang ilang tindera na nangangamba sa kanilang kabuhayan. Dadalhin sa slaughterhouse ang mga nakumpiskang karne para sa karampatang disposal. Marami pang balita at kwento sa pagbabalik ng Dapat Alam Mo! Sumasagot, sabi niya, Darsen, kabil mo tikorta dito eh. Hindi ka naman yung bag nakapatong dito.
Hold on. Hold on. 999. You're falling down, man. Mga kapuso, malapit na po ang pasukan sa mga public school. May first day high na ba kayo? Inanunsyo ng Department of Education na sa August 29 na ang umpisa ng school year 2023-2024 sa mga pampublikong paaralan. Ang mga private school naman pwedeng magbukas ng klase mula pa noong June 5 hanggang sa katapusan ng Agosto. Pero may madarat ng kayang classroom ang ibang mag-aaral. Nauna kasi sinabi ng DepEd na 169 na mga paaralan ang napinsala dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo. Marami rin ang nagsilbing evacuation center. Ayon sa DepEd, nasa 810 million pesos ang kakailanganin para sa rehabilitasyon ng mga napinsalang paaralan. Hinatulang guilty sa kasong slight physical injuries ang dalawang kadete ng Philippine Military Academy. Kaugnayan ang pagkamatay ng kapwa kadete na si Darwin Dormitorio noong September 18, 2019 dahil sa hazing. Sa desisyon ng Baguio Municipal Trial Court Branch 1, makukulong ng 30 araw sina Julius Carlo Tadena at Christian Zacarias. Pero ayon sa abogado ng pamilya Dormitorio, may kinakaharap ang kasong hazing at murder ang dalawa kaya hindi pa makakalaya. Hinatulan na rin daw silang guilty ng court-martial at binabaan ng sentensyang reklusyon temporal. Pinawalang sala naman ng korte ang dating pinuno ng PMA Station Hospital at dalawa pang medical officer sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Pero may mga kasong administratibo pa sila sa Professional Regulation Commission. Weekend na at sa mga naghahanap ng pwedeng pasyalan, pwedeng subukan ang bagong exhibit sa Taguig na open to public simula bukas. Hindi bababa sa 22,000 works of art ang masisilayan sa Wisdom of Da Vinci sa tulong ng AI o Artificial Intelligence. Tampok ang mga obra ni Leonardo Da Vinci at kabilang ang Mona Lisa sa mga highlight. May entry din sa exhibit ang obrang Spolarium ni Juan Luna. Tatagal ang exhibit hanggang katapusan ng Oktubre. Bibida si Ashley Ortega sa mystery thriller na episode ng Tadhana. Kasama niya iba pang sparkle artists sa sina Pauline Mendoza, Radson Flores, Rere Madrid, Shuvi Etrata at Seb Pajarillo. Bukod sa exciting na kwento ha, pasok daw sa banga ang vibes ng cast dahil nasa same age group sila. Naging tila mini reunion din daw ito dahil naging co-star sila sa iba pang GMA series. Mapapanood ang Tadhana episode bukas. Heto pa mga dapat, alam mo, ang sunod na sasalang sa ating lie detector test, mahigit 2 dekada na sa politika at showbiz. Wow! At matapos, wow! Hello! At matapos maging mayor ng Maynila, sparkle artist at co-host ng Eat Bulaga na ngayon. NGL na, not gonna lie na, kasama si Yorme. Ano kaya mabubuking natin sa ating kwentuhan with Isko Moreno? Tutok lang dito sa Dapat, alam mo! Dapat alam mo.
doon po banda, ano pa, parang ano lang, talagang hangin lang. Tapos yung mga bentong ano dito, biglang ano talaga, biglang ano ng ulan, tapos hangin. Tapos po, biglang may narinig kami, nagsisigaw-sigawan na. Tapos po, yun, nagulat ako, bigla na lang tumawag kami. Kuya Kim, pag sinabing layo, napipicture out na kaagad natin kung ano itsura niyan, di ba? Aba, siyempre, Susan. Oh. Pero sa isang zoo dito sa Maynila, kakaibang leon ang nagahari. Oh. At hindi ito produkto ng breeding, ha? Dahil nasa genes talaga nila ang pagiging white lion. Oh. Hmm. Wow. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Ang mababangis na leon, kadalasan sa Africa lang naririnig. O di kaya makikita sa ilang zoo sa bansa. Pero tila may naligaw daw na lahi ng leon sa Malabon. Isang white lion cub daw ang pinanganak dito. Kadalasan na pagkakamalang albino ang ilang hayop na kulay puti. Pero pagdating sa leon, nasa genes umano nila ito. Hindi raw bababa sa 13 bilang sa wild ayon sa Global White Lion Protection Trust. Kaya milagro daw na may tuturing ang pagkasilang nito. Ang 61 anyos at animal advocate na si Manny Tangko, may inaalagaan daw na 2-month-old na white lion cub. Masayang-masaya po kami na ibalita sa inyo na nanganak po ng miracle baby ang amin mga leon dito ng pure white baby lion cub po. Ang kanya mga leon sa Malabon Zoo mula pa raw sa Africa. Pero di raw niya inaasa magiging puti ang magiging supling nito. Lalo na kulay brown ang parehong magulang ng leon. Ang ibig po sabihin nito, siguro may white recessive genes yung tatay na leon at yung nanay ni leon. At dahil doon, binagtakpo ng Diyos yung dalawa. At by miracle, chance in a million, nanganak po sila ng isang white lion cub po. Dapat alam mo na tinuturing ito ng vulnerable o maaring at risk for extinction ayon sa IUCN Red List of Threatened Species. Dahil sa patuloy na pagbaba ng bilang sa wild o natural nitong tahanan. Kung mapapanganak natin ng miracle baby na puting leon dito sa loob ng Malabon Zoo, kung alagaan natin ang ating kagubatan at kalikasan, mabubuhay pa po ang mga white lions sa wild ng Africa. Kung kaya sa captivity, kaya din po sa wild. Kaya si Manny, todo ang pag-asikaso sa kanyang bagong alaga. Malakas po siya sa gatas at dahan-dahan po tumitikim na siya ng meat po ng baboy, meat ng baka, meat ng manok po. Sweet na sweet po siya. Ang sarap akapin po, parang baby. Milagro may tuturing ang pagkakapanganak ng puting leon sa bansa. Kaya dapat pahalagahan at bigyang importansya ang pangangalaga sa mga ito. At ito po, exclusive po ito. Ano po? Silipin po natin ng live ang white lion dyan po sa Malabon Zoo. Makakapanayam din natin ng live ang animal advocate at kaibigan kong si Manny Tangko. Magandang gabi, Manny. Good evening. Kuya Kim, good evening. Idol Kuya Kim. Thank you for coming to us po. Manny, anong pakiramdam na makita niyong puti ang kulay ng leon habang pinapanganak ito? Anong feeling mo? Kamunti na po akong hinamatayan. Bakit puti ang lumabas na baby po? Ano? At napakasaya po namin. Pero Kuya Kim, gusto ko lang sabihin sa buong Madlana, kayo po ang tatay ng Malabon Zoo. Mula po nag-upisa ang Malabon Zoo, kayo na po ang tumutulong sa amin. Lalo na po yung pandemya. Nagpunta pa kayo dito at tinulungan niyo po kami. At kami, malaki po utang na loob namin sa inyo. Kayo po ang tatay ng Malabon Zoo. Kino-consider namin kayong tatay. At yung puso niyo po, sa lahat ng mga kilala ko po, at talagang mapagmahal sa
tayo po at may God bless you even more, Kuya Kim. Ako maraming salamat. Ikaw ang tatay, kuya lang ako. Ikaw naman. Bakit nga ba hanggang ngayon ay wala pa rin pangalan ang Miracle White Lion natin? Bakit wala pa pangalan hanggang ngayon? Oh, Kuya Kim, sa programa niyo po, ito na naman po, tutulungan niyo na naman ang Malabonso. Naghumingi po kami ng mga pangalan na sana masuggest sa inyong audience, sa inyo o sa amin diretso, pumunta sila sa Malabonso at isuggest nila yung pangalan para dito sa Miracle Baby po nito. There are only 12 in the wild of Africa po and kailangan namin mag-suggest from the mga bata. In fact, may mga fans kayo na yun dito. Ito po. Hello, Kuya Kim! Hello, Kuya Kim! Mga bata, gusto nyo ba bang mabuhay ang mga hype sa mundo? Oo! Anong gagawin natin? Reuse, recycle! Okay, buddy. Maraming salamat. Sabihin mo kami kapag may pangalan na yan. Binigyan natin ng live dito sa television. Maraming salamat, Manny. Thank you. Marami pang balita at kwento sa pagbabalik ng Dapat Alam Mo! Na ng gabi. Ito na mga inaabang ang balita at kwentong dapat. Alam mo! Mga 12 sakay ng bumagsak ng Cessna plane sa Apayao, nakuha na. 11 piloto, nasa pamilya na. Sa Quezon, lalaking umani may planong magnakaw, patay matapos mahulog mula sa gusali. Grammy-winning singer na si Lizzo, pinabulaanan ang mga alegasyon ng harassment at diskriminasyon ng tatlong dating dancer niya. At banana boat ride na naging bad day ng ang isang sakay na wala ng wig.
Mga kapuso, ang susunod nating sasalang sa lie detector test mula sa mahigit 2 dekada sa showbiz. Nagtagumpay din sa politika eh ngayon. Sparkle artist na, Eat Bulaga co-host pa. Walang iba kundi si Isko Moreno. Yan naman! At ito naman po, makakasama natin sa pandamihan mamaya ang ating mga bantay, taga-siguro, at taga-taguyod ng peace and order sa ating barangay. Walang iba kundi magigiting natin mga tanod na magpaparamihan ng kanilang mga nalaman. Abangan po natin yan. Update sa nawalang Cessna plane na nakita na ang pinagbagsakan nito sa Apayao at lalaki na hulog sa isang gusali sa Quezon. Ito pa mga paspasang balitang dapat alam mo. Labi ng 2 sakay na bumagsak na Cessna plane sa Apayao na recover na. Nakuha na ng pamilya ang 12 ng piloto. Nakikipag-ugnay naman ang mga otoridad sa mga kaanak sa India nang nasawing Indian student pilot. Bumagsak sa boundary ng Luna at Pudtol sa Apayao ang Cessna 152 plane na lalapag sana sa Tuguegarao City Airport sa Cagayan nitong Martes. Matapos lumipad galing Lawag City Airport sa Ilocos Norte. Sinuspindi muna ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang operasyon ng kumpanyang may-ari ng Cessna plane. Patuloy ang investigasyon. Mag-inang sakay ng motorsiklo patay matapos ma-aksidente sa General Santos City. Dead on the spot si Eliza Kutan at anak niyang 6 na buwang gulang. Sugatan naman at nagpapagaling sa ospital ang asawa ng biktima na nagmamaneho ng motorsiklo. Batay sa investigasyon, pauwi na galing sa pagsasaka ang pamilya nang mawalan sila ng preno. Lalaki dead on the spot matapos mahulog mula sa 3rd palapag ng isang gusali sa Atimonan, Quezon. Ayon sa investigasyon, nagbabalak daw na magnakaw sa gusali ang lalaki nang mahulog ito mula sa fire exit. Sinubukan pa siyang isalba ng mga rescuer. Nakuha na rin ng pamilya ang labi ng lalaki. Para naman ihatid ang ulat panahon na dapat alam mo lalo't weekend na, makakasama natin si Anjo Pertiera, weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center. Anjo, magandang gabi sa'yo. Salamat Susan, magandang gabi mga kapuso. Patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsoon o hanging habagat sa western section ng Luzon. Ayon sa PAGASA, asahan ng maulap na langit na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Babayan Islands, Zambales at Bataan. Hanging habagat at localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Ito naman ang forecast ng Metro Weather. May mahihinang pag-ulan sa ilang lugar sa Cagayan Valley, Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon ngayong weekend. Mababa naman ang tsansa ng pag-ulan sa Visayas, habang sa Mindanao uulanin ng ilang lugar sa Davao Region at Soxargen. Hindi naman inaalis ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila, kaya magbaon pa rin ng payong mga kapuso. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Anjo Pertiera. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maaasahan anuman ang panahon. Abiso sa mga commuter at motorista, simula ngayong gabi, isasara ang ilang bahagi ng EDSA busway. Yan po ay para bigyan daan ng isasagwang emergency road repair ng DPWH matapos maglubak-lubak ang mga kalsada kasunod ng mga pag-ulan. Gagawin ng concrete reblocking at pag-aasfalto mula Balintawak hanggang Buendia. Magsisimula yan alas 10 ngayong gabi hanggang alas 5 ng umaga sa Miyerkules, August 9. Inaabisuhan ng mga motorista na umiwas sa EDSA at dumaan sa mabuhay lanes at iba pang alternatibong ruta para iwas abala. Malaking dagok ang trapiko sa ating mga motorista, pati na rin sa mga commuter. At lalo pang bumibigat yan dahil sa mga sirang kalsada dulot ng ulan dyan sa EDSA. Yan ang kwentong kalye ni JM Encinas. JM! Kuya Kim, thank God it's Friday, pero para sa mga kapuso natin na daraan ng EDSA, asahan ng bumper to bumper na sitwasyon ng trapiko dahil magsisimula ngayong gabi, no, yung pagsasara ng ilang kalye sa EDSA. Ito yung mga nasira nung tag-ulan. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, tuluyan ang nasira ang ilang kalsada sa EDSA. Natutuklap ang aspalto at lubak-lubak din ang ilang kalsada. Sa bahagi ng North Avenue sa Quezon City, ang lubak na kalsada, perwisyo raw ang dulot sa ilang driver. Kaya simula 10 PM mamayang gabi hanggang 5 AM ng August 9, Miyerkules, mag-one-time big-time repair ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga sirang kalsada sa EDSA. After that naman po, mas gaganda na siguro. Kisa naman po yung paisa-isa, ilang linggo
So magwa one time big time po tayo sa EDSA. Ilan sa bahagi ng EDSA na isasaayos ang bahagi ng Corinthian paglagpas ng Camp Aguinaldo at sa may BBM headquarters sa Mandaluyong. Mayroon din sa bahagi ng Makati na magsisimula sa Guadalupe Bridge at Guadalupe MRT na aabutin hanggang Kalayaan. Sunod-sunod din ang mga kalsadang kukumpunihin sa bahagi ng Quezon City na magsisimula sa North Avenue hanggang Quezon Avenue Station ng MRT. Kaya abiso ng MMDA sa mga motorista, magbaon ng karagdagang pasensya dahil ang 5 araw na pagsasaayos na kanilang gagawin ay para naman daw sa lahat. Siyempre, magagawa ng kalsado, sir, papatag. Depende pag nakita ako, pag hindi ko nakita, eh, yun, aksidente, sir, matadaanan, sisira yung taxi. Siguradong maapektuhan. Malaking bagay sa amin yun, yung abala no, tsaka ano. Pero, kailangan eh. Kasi mas lalala ang sira kung hindi ko marirepair agad. Ang akin lang, dapat marepair. Pag yung mainit na yung panahon, maganda ng panahon, wala nang ulan. Payo naman ng MMDA sa mga kumotorista at commuters na gamitin ang ilang alternative transportation system gaya ng pagsakay sa MRT at pagdaan sa Skyway. Meron ding alternative route na inirekomenda ang MMDA sa mabuhay lanes. Ako si JM Encinas at yan ang kwentong kalyeng dapat alam mo. Happy weekend, Kuya Kim! Happy weekend! Maraming salamat, JM Encinas! Ang bad weekday experience ng isang TikToker na nagbanana boat at ang pagsilang ng Red Panda Twins sa isang zoo sa UK. Paspasan natin ang nakatutuwa at kakaibang balitang dapat alam mo. TikToker na reveal ang kanyang hubad na katotohanan dahil sa pumalyang banana boat ride. Sa pagtaob daw kasi ng banana boat na sinakyan ng 7 magkakaibigan na yan, isa sa kanila ang tila nag-transform. Natanggal lang kasi ito ng wig nang sobrang nag-enjoy sa ride. Nagkagulatan man sila sa nangyari, hindi naman niya ikinakahiya ang natanggalan ng wig. Nagamit niya dahil sa kanyang iniindang kondisyon na androgenetic alopecia. Sa Mexico, bawal mabilaukan sa dambuhalang torta sandwich na yan. Target daw kasi nilang makuha ang tutulong may longest torta sandwich in the world. Halos 100 kusinero ang naghanda ng torta sandwich na yan may 75 meters na haba. Siksik yan sa karne, gulay at cheese. Matapos ang presentation, kanya-kanya na silang kuha para lumantak. Dapat alam mo, ang tradisyonal na Mexican torta ay simpleng sandwich na may iba't ibang sangkap na karne at sahog na maaring gulay at iba pa. Iba kasi ang torta dito sa Pilipinas. Para sa mga Tagaluson, ito'y uri ng omelette na gawa sa itlog at iba pang sangkap tulad ng giniling na karne, hipon, talong at iba pa. Para sa mga taga-Bisayas at Mindanao, ito'y soft cake o mamon. Kambal na red panda sinilang sa isang zoo sa England. May pareho silang timbang na 113 grams. Sa ngayon, hindi pa sila binibigyan ng pangalan dahil hinihintay pa ang kanilang first vet check para malaman kung ano ang kanilang kasarian. Dapat alam mo, ang mga red panda ay tinuturing na endangered species. 10,000 na lang kasi ang kanilang bilang sa buong mundo. OMG mga kapuso! May jowa na po si Jisoo ng Blackpink. In a relationship na ang oldest member ng grupo sa actor-model na si An Bo-yoon. Unang lumabas ang dating rumors nila ha sa Korean media outlet na Dispatch. At kinumpirma rin kalauna ng kanilang agency. Umaasa naman sila ng support at understanding ng fans. Samantala po mga kapuso, magre-release ng solo album si V ng BTS. Makaka-collab niya rito ang CEO ng Adore na si Min Hye-jin. Ang South Korean record label na Adore ang producer ng mga kanta ng fast-rising K-pop group na NewJeans. Sabi ng Big Hit Music ay hands-on si Min Hye-jin sa overall production ng album from music, choreography, design hanggang promotion ha. Mixed emotions naman si V pero sigurado raw siyang may enjoy ng ARMY ang kanyang side as a solo artist. Ang film pop star naman si Olivia Rodrigo ni-reveal na rin ang tracklist ng sophomore album na Guts na sa September 8 na po ang release. Kasama sa 12 tracks, ang Vampire single na nag-debut as number 1 sa Billboard Hot 100. Mas maraming alam, mas malaki ang tsansang manalo! Dahil wagi ang may alam, padamihan na tayo! Stock knowledge ang puhunan natin dahil tukol sa kung ano ng topic under the sun ang tanungan. Kaya padamihan na alam! Ganito lang po ang galawan sa game na to. Pipili ng kategorya ang dam icon na si Padamdam at may tanong ako na ibibigay. May dalawang grupong magpapadamihan ng alam na tamang sagot. Ang may mas maraming alam ang unang sasagot.
Pero kapag nagkamali, may chance na mag-spinning ang kabilang team sa pamamagitan lang ng isang tamang sagot. Ang may pinakamaraming puntos sa mananalo sa elimination round na may premyong 5,000 pesos! At tutuloy sa jackpot round at may chance ang manalo pa ng 10,000 pesos! Wagi ang may alam, kaya padamihan na! Ang pagpapadamihan ng alam ngayong araw, si Araw ang bahala sa safety sa inyong mga barangay. Ang kanilang sipag at dedikasyon sa magbabantay, makakatulong kaya para manalo sila. Sa aking kanan, wag daw ismuli mula Barangay South Triangle, Quezon City, sina Jemery, Alma at Julianne, ang South Triangle Ladies. Ano ang inyong laging handang cheer dyan? Go! Ready, go! Ito ang beat, sabay-sabay. Ito ang beat, walang sablay. Pabilis ng pabilis, huwag mag-mimiss, huwag mag-mimiss. Go, BST, go! Oh, wow, pwede ha, pwede. Sabi kinain niya, oh. Bago pumunta. Consider nyo showbiz, baka pwede kayo. Oh, oh. Ang kanila mga katama at ang mga matitikas na Barangay Tanod ng Barangay 561 sa Maybila. Ang 561 Warriors na sina Elmer, Eric at Nicole. Ano naman ang cheer natin dyan? E 3, 2, 1, go! Go, 561! Go, go, 561! Boom! Panis! Boom, boom, panis, panis! Go, 561! 561, sa Maynila yan. Saan sa Maynila yan, 561? Balik-balik, Sampaloc. Okay. Ito na po, padamihan na ng alam para sa unang tanong. Padamdam, anong category? Go! Ang category natin ay galing mo. Usapang kalusugan muna tayo, Elmer at Jemery. Kim Patsu muna kayo kung sino mauna. Go! Kim Patsu! Okay, Jemery, ikaw ang unang hahamon. Etong tanong. Sa limang panlabas na bahagi ng katawan ng tao na magkapares mula leeg pataas, ilan ang alam mo? Padamihan na! May alam akong dalawa. May alam kang dalawa? May alam akong dalawa. Eh, dalawa na yung sa kanya. Kailangan mas mataas sa'yo, Brad. Tatlo po. Tatlo? Eh, di ikaw na. Sige. Maraming alam. Tatlo. Ikaw ang una. Ikaw muna, no? Ang sasagot, kailangan ka magbigay ng tatlo. Tatlong tamang sagot, di ba? Okay. Ang tanong, ulitin ko. Sa limang panlabas sa bahagi ng katawan ng tao na magkapares mula sa leeg pataas, ilan ang alam mo? Padamihan na! Leeg po. Mali. Mali. Ulitin ko ang tanong. Sa limang panlabas sa bahagi ng katawan ng tao na magkapares mula sa leeg pataas, ilan ang alam mo? Isa lang ang kailangan mong masagot para sa inyong round na to. Mata. Mata is correct! Ito yung mga sagot, ha? Tama ka, number one ang mata, kilay o eyebrows, pilik mata, pisngi at tenga. Yan ang magkapares. Mula leeg pataas. Ang score natin sa South Triangle Ladies, 1 point at 561 Warriors, 0 point. Wala pa. Para sa ikalawang tanong, anong kategory? Padamdam! Ang kategory natin ay cool sure. Tukol sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Eric at Alma, alamin natin sino ang unang hahamon. Kim Patsu na kayo. Go! Kim Patsu! Alma! Parang hindi ka sigurado rin sa bato mo. Wala namang ganun eh. Hindi mo alam kung gunting o kaya bato. Parang hindi mo alam. Parang nabali ganun, yung gunting. Pero ano ba yung bato yun? Ano? Bato. Okay, bato. Yung bato magiging gunting na. Pag gunting na eh. Pag ganun eh. Okay. Nakakatakot. Okay, Alma, ikaw ang unang hahamon. Ang tanong. Sa 7 perang barya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ginagamit natin ngayon, ilan ang alam mo? Padamihan na! Alam akong tatlo. Tatlo? Apat. Apat? May alam ako. Hindi, ikaw na ang maraming alam. Ang kanina coach mo, ha, Susan. Ha? Mukhang maganda strategy nyo, ha? Ikaw na ang maraming alam. Okay. Eric, ikaw muna ang unang sasagot. Kailangan ka magbigay ng apat na tamang sagot. Padamihan na! Go! 10 pesos. 10? 20? 25 cents. 25 cents? 1 cent. 1 cent! It's correct! Alam niya. Apat. Okay, magandang labanan natin ngayon. Sa inyong punto sa round na to, ang score natin, 561 Warriors, 1 point. At ang South Triangle Ladies, 1 point. 1 all. Malapit ang laban ngayong araw na to. Ang mga tamang sagot ay 20 pesos, 10 pesos, 5 pesos, 1 peso, 25 centavos, 5 cents, at 1 centavo o mamera. May mamera pa hanggang ngayon. Ito na, magpapatuloy tayo ha sa third and last question para sa elimination round. Anong kategory yan? Padamdam! Go! Ang kategory natin ay anong lafang? Usapang pagkain. Okay, Nicole? Nicole at Julie? Kim Patsu na! Go! Kim Patsu!
Okay, Nicole. Uh-huh. Ang tanong, sa 12 halamang nabanggit sa bahay kubo na may buto ang bunga, ilan ang alam mo? Padamihan na. May alam akong dalawa. May alam kang dalawa? May alam akong tatlo. Tatlo? Ikaw na ang may alam. Lamang ang babae dyan sa usapang gulay. Okay, tatlo kailangan ha. Ulitin ko ang tanong para sa'yo. Sa 12 halamang nabanggit sa bahay kubo na may buto ang bunga, ilan ang alam mo? Tatlong kailangan. Sitaw, bato, patani. Sitaw, bato, patani. Correct! Alam mo, forte kasi ng babae yan eh. Okay, ang puntos na ito yung nasa South Triangle Ladies. Ang score natin ay 2-1, 1 point for 561 Warriors at 2 points for South Triangle Ladies. Sa inyo ang round na ito! Ito mga tamang sagot, okay? Talong, sigarilyas, mani, sitaw, bataw, patani, magkakasunod, kundol, patola, upo, kalabasa, kamatis, at linga. Adal kayo paralo sa ating elimination round! Meron agad kayong 5,000 pesos! At may chance pang madagdag yan sa ating jackpot round. At of course, maraming salamat naman sa 561 Warriors. Meron pa rin kayong consolation prize na tigo 1,000 pesos. Sa jackpot round, may chance pa kayong manalo ng 10,000 pesos. Padamihan pa rin to ng alam. Hatiin natin ang game sa 3 rounds. Sa level 1, dapat makapagbigay ng 2 tamang sagot para manalo ng 2,000 pesos. Sa level 2, 3 tamang sagot ang kailangan para manalo ng 3,000 pesos. At sa level 3 naman, 5 tamang sagot ang kailangan para manalo ng 5,000 pesos for a total of 10,000 pesos. Yan po ang pwede niyong mapanalunan. Kanina kasama ang inyong team captain na si Patricia at si Susan pala, sorry. Uh-huh. 1, 2, 3. Tama na yan, Kuya Kim. Handa na sila. Okay. Unang sasagot, si Jemmery. Yes. Patamdam, category please. Ang category natin ay culture. Ang tanong, sa 4 na kulay ng bandila ng Pilipinas, magbigay ng 2. Patamihan na! Yellow, blue. Yellow, blue. Correct! Yellow at blue. Ang mga tamang sagot, pula, puti, blue at dilaw. Galing, galing. Dapat alam ng lahat ng Pilipino yung mga sagot na yan, eh, di ba? Yung mga question ng kultura at history na dapat alam ng Pilipino. Para sa second question, Brea, handa ka na ba? Padamdam, next category please. Ang category natin ay sinong sikat? Ang tanong, tungkol sa mga famous character, artista o celebrities. Ito na ang tanong. Sa 5 pilotong bumubuo kay Voltes 5, magbigay ng pangalan ng 3. Tatlong pangalan. Padamihan na! Big G? Big G? Steve? Teka muna. Walang Big G. Big Bird! Wala. Hindi Big Bird. Sesame Street yung Big Bird, love. Sesame Street si Big Bird kasama ni Ernie tsaka ni Bert. Voltes 5 ang usapan dito. Eto lang, sasabihin ko sa iyo mga tunay na mga tamang sagot, okay? Steve, yung pinakalita nila. Si Jamie. Si Little John. Big Bert. Ay, Bert! Bert, hindi Big Bird. At saka si Mark Gordon. Oh, yun. Di bale, wala kayo napanalunan sa round na to, pero di bale, pwede pang manalo itong pangatlo natin. Narito na tayo sa level 3. Kailangan mo magbigay ng 5 tamang sagot para mas marami kayong mauwing premyo. 5 tamang sagot, okay? Padamdam! Category, please. Ang kategory natin ay follow the leader. Usaping leader tayo. Ang tanong, sa 6 na babaeng kasalukuyang senador ng Pilipinas, senador ha, magbigay ng 5. Nikki Coseteng. Mali. Nikki Coseteng, senador, nung panahon natin, noon pa yun. Yung first senate yata yun, ano? Oh, pero senador si Nikki Coseteng. Senador si Nikki Coseteng. Noon. Okay, ito mga tamang sagot. Loren Legarda, Risa Ontiveros, Nancy Binay, Pia Cayetano, Amy Marcos, Cynthia Villar. Okay, meron kayong 2 points, 2,000 pesos, plus 5,000 pesos, for a grand total of 7,000 pesos! 7,000 pesos! Maraming salamat, Team Captain Susan. Salamat, Kuya Kim. Ang galing talaga ng coaching ni Susan. Very good. Ganyan lang po kadaling manalo, basta't padamihan ang alam. Kaya waging-wagi ang may alam dito sa Dapat Alam Mo!
Mga kapuso, kinasuha ng mga dating dancer ang Grammy Award winning singer na si Lizzo. Pero tinatanggi ni Lizzo ang kanilang alegasyon. Bukod kay Lizzo, ay kinasuhan din ang kanyang production company at captain ng kanyang dance team dahil sa umano'y hostile work environment. Nakaranas daw ang mga dating dancer ng weight shaming, sexually denigrating behavior at harassment batay sa sex, religion, race at disability. Sagot ni Lizzo ay disappointed at hindi raw siya makapaniwala sa mga akusasyon laban sa kanya. Sa anumang kwentuhan, dapat laging sa totoo lang, bawal mag-lie. At tiyak namang walang lulusot sa aming lie detector machine. Kaya dapat NGL, not gonna lie with Kim and Susan. Ay Kuya Kim, malapit daw sa iyo itong bisita natin ngayong gabi, di ba? Susan, may git 8 years ko na siyang kakilala. Diyan sa Gedli, kabatch ko sa council nung araw. Mga kapuso, live na live natin makakakwentuhan. Isa sa mga host ng Noontime Show ng Eat Bulaga. At kayo na sparkle artist na rin, please welcome Yorme Isko Moreno. Yorme! Hi Isko. Kuya Kim and Susan. Magandang gabi, Yorme! Magandang gabi sa ating mga televiewers. Alam mo, Yorme Isko, no? Para NGL or Not Gonna Lie with Kim and Susan, gagamit tayo ng lie detector test. Oh, lie detector machine. Ayos ka ba dyan sa Gedli? Yos ang yos. Ayan, Yorme. Magtatanong kami, sasagot ka at sasabihin sa atin ang examiner kung nagsasabi ka ng totoo o truth. O kaya naman kung naglalay ka, yun. Yun na yun. Yorme. Yun na. Ka na ba, Yorme? Ay, Gina G. Oh. Gina G. Gina G sa Gedli. Unang tanong, nahirapan ka bang bumalik sa showbiz dahil 24 years kang namahinga? I'm not gonna lie, Kuya Kim. No. No. Lie detector, truth or lie? Truth. Of course. Oh. Paano mahihirapan yan? Talagang dugunan niya yung showbiz. Eh. Showbiz naman siya talaga. Saka I started with GMA 7. Yeah. Yes. That's entertainment. Batang-bata. Okay. Anong group ka nun? Wednesday? Monday group. Monday group? Monday group. Grabe, no? Then after a few years, you have to graduate from that. Iakit ka sa GMA Super Show. Yun. Yun. Di Kuya Jorms pala. Yorme, para sa pangalawang tanong, sa hosting ka ba ka sumabak pagbalik mo ng showbiz? Di ka ba nasasaktan kapag pinupuna ka ng mga basher? No. Yes or no? Not gonna lie, Susan, no. 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 Kuya Kim. Lie detector! Truth or lie? Oh. Manid na. Manid na. Bagay na bagay siya dun sa ibulga tayo yung mga bashing dun. Hindi mo hinda, no? Kasi, but you cannot also blame the viewers na bagay na nakasanayan nila. Kaya ang talagang kailangan makita ng mga televiewers sa bagong Itbulaga, yung mga bagong pwedeng maging dulot ng kasiyahan at saka yung tulong, no, naging parang ano na siya, yung viewer centric na yung bagong Itbulaga ngayon. So hindi na lagi tungkol sa host. Yes, it's always about the viewers. Okay, more intriga question. Isang international taekwondo champion ang misis mong si Dainy. Totoo bang isa kang takusa o takot sa asawa? Yes or no? Not gonna lie, Susan, yes. Lie detector, truth or lie? Oh, siyempre, truth yan. Siyempre naman. Makukulata ako, Susan. Black belter yun. Black belter pala eh, talaga. Buti, di, nag-aral ka, hindi ka rin nag-aral ng ano? Nung, taekwondo? Taekwondo. Hindi. Hindi na, siya na lang. Siya lang, siya lang. Pero buti ina-admit mo na takusa ka. Takusa. Maraming lalaki hindi admit yan sa national TV eh. Ah, hindi naman. Yung takusa is a matter of respect. Yeah. It's more on respect, di yes, ba? Yes, oo. And love begets love, respect begets respect. Oh, it's a mutual thing. Oh, siyempre pag mahal mo asawa mo, kahit anong gagawin sa'yo, di ba? Alam mo si Dainy, ang history namin, Isko, nagpakilala kay Dainy, kay Isko, kapatid ko. Yes. Ah, talaga? Pareho silang black belt noon. Kasi magkaka-team sila sa national team ng taekwondo. Ayan. Kilala ng mga tao yung anak mong si Joaquin, of course, no? Ilan lahat ng anak ni Dainy ngayon? So, Lima. Patrick, Frances, happy birthday, anak. Birthday ngayon ni Frances. Happy birthday. Si Joaquin, si Franco, si Drake. Okay, Yorme, ito. Nakilala ka rin online sa mga street slang mo, katulad ng Etneb, Gedli at Yorme. In ka rin ba sa mga usong Gen Z words ngayon? Yes or no? Not gonna lie. Some yes, some no. Oh, kasi depende minsan eh, kung naiintindihan ko, minsan hindi ko naiintindihan. For example, yung Gedli, alam natin. Pero yung G, nagulat, ano yung G? Go. So ilang percent yes, ilang percent no? I think it's more on no. No. Yeah. Ah, okay. Ano? Lie detector, truth or lie?
True. Ah, di naman pala eh. Pero yeah. yung history ng Gedli, ikwento mo sa amin yan, Isko. Yan ang usapan sa tundo, ganyan ang mga tao. It's a common term sa kalsada. Depende kung anong community kinalakihan mo eh. No? But yung katulad ng marami nating kababayan, may mga language talaga na kayo-kayo nakakaintindi. Yun. So, aliba, sa Cebuano, may mga, for example, butangi. Di ba? Yung it's a common term for, yung bigyan mo pa, bigyan mo pa. Yun. O, sa atin naman, Gedli. O, naangka mo dyan. Nomag ka. Agency, ganyan magsalita. O, panghuli, Yormi. Ata. Ano ang no cap? Walang kapitan. No. Ano? Ano yan? Yung sa pagtatype? Ng mga words. Yung ano, all caps. No cap. Ganon? Ewan ko kung tama ako. Ang tamang sagot ay... Yan. Ano sagot? No lie, being truthful. Oh, now you know. Sila lang nakakaintindi. Now you know. Dapat alam mo. No cap. No cap. Ang hirap din sa mga Chelsea. Oh. Ito baka anak ko, pag nag-usap-usap, hindi ko maintindihan. Yun lang ang ano nila. Yung anak ko ngayon, misa siya, sige, punta tayo rito sa ganito anak, ganyan. Bigla siya, G. Ano G? Huwag mo nga akong G. Yung pala yun. Maraming salamat sa katotohanan at buong tapang na pagsalo sa aming mga tanong. It's a pleasure to have you here. Thank you. It's an honor, Kim. May abang pa ba kami sa'yo, Yorme? Hopefully. More shows in GMA. Yes. Full blast tayo ngayon. Full blast. Full blast. At saka, lagi nyo kami isama sa inyong tanggalian sa 8 Bulaga, GMA 7 Kapuso, at yung ating G sa Gedli. Iikot pa rin tayo sa buong Pilipinas. Mm. Ilalapit namin sa inyo ang 8 Bulaga sa inyong labas ng inyong tahanan. Kaling. At yan po ang mahalagang balita at kwento ngayong araw. Magkita kita na tayo sa Lunes dito sa GMA at sa GTV. Tandaan, wagi ang may alam, kaya dapat... Alam mo!